Isinabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kababaihan ang panawagan ng ilang grupo para magbitiw na si Pangulong Aquino sa gitna ng iba't ibang isyong ibinabato sa kanyang administrasyon. Buwelta naman ang palasyo, nananatiling integridad sa ilalim ng liderato ni Aquino. Balita hati ni John Consulta. Iba't ibang cause-oriented groups ang nagmarsya mula Liwasang Bonifacio hanggang Menjola kahapon para sa Araw ng Kababaihan. Ang panawagan nila, ang pagpapababa sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino. Bukod sa placards, bit-bit nila ang effigy ni Pangulong Aquino na nakasakay sa isang effigy ng drone ng Amerika. Binatikos ng mga militante ang umano'y pakikipagsabwata ng Administrasyong Aquino sa US para sa pananatili ng kanilang pwersa sa bansa. Pagdating sa Menjola, bumara na sa kalsada ang mga ralistang pumaralisa sa daloy ng trapiko sa lugar. Sa iba't ibang bahagi ng kanilang programa at mga talumpati, umalingaungaw ang panawagan ng mga grupo. Pinatikos din nila ang Pangulo dahil sa lumalalang problema sa MRT, supply ng kuryente at di mapigil ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Si Aquino nga ay dapat na mag-resign, no? Dahil patindi ng patindi ang sakripisyo ng kababaihan, iba't ibang anyo ng karahasan. At ang pinakamatindi nga itong ongoing state violence against women, yung militarization, yung nangyaring palpak na operation na Mama Sapano at ngayon nagdeklara ng all-out war. Napakahaba ng listahan, parang grocery list ng mga problema ang dulot ng gobyernong ito. Kaya ang panawagan ng mga kababaihan ay bumaba na sa poder si Presidente Aquino. Babala ng grupo, asahan daw ang paglaho ng ibang mga grupo sa mga probinsya sa mga darating pa mga protesta. Para naman kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, kailangan tanungin ay isang bayanan kung naniniwala sila sa mga nasabing grupo na kahit kailan ay wala raw nakitang kabutihan sa pamahalaan. Nanindigan din si Coloma na nananatili ang integridad sa ilalim ng liderato ni Pangulong Aquino. John Consulta, GMA News.